Kumusta kayo? Ako si Carmina Constantino, isang mamamahayag. 27 years na akong news anchor. Madalas ninyo akong napapanood sa telebisyon na nagbabasa ng balita at nag-i-interview ng iba't ibang tao. Philippine Justice Secretary Jesus Crispin Remulla faces the media for the first time. Is the Duterte administration able to provide that foundation? Mga reporter at news anchor ang kadalasang nakikita sa inyong mga TV screens. Tatlong oras bago na ibaba ang isang lalaking umakyat. Sura ng Korte Suprema ng Apela na Makati sa kanyang border dispute with Taguig. Marugdob ang apela ng mga kaanak na mga nawawalang sabungero. Nailikas na ang ilang residenteng apektado ng volcanic smog mula sa Bulkan Taal. Pero hindi lang kami ang lumilikha ng balitang inyong napapanood. Nasubukan niyo na bang manood ng balita mula simula hanggang dulo? Napansin niyo ba yung listahan ng mga pangalan sa dulo ng newscast? Maraming pangalan ang nakasulat sa end credits kasi ang bawat balita na inyong napapanood ay produkto ng trabaho ng iba't ibang tao. Mahaba ang prosesong pinagdadaanan ng balita bago ito nagiging balita. Step 1. Finding a news lead. Nagsisimula ang lahat sa pagkalap ng leads para sa balita. Hindi lahat na nangyayari sa araw-araw pwedeng maging bahagi ng newscast. Kung sa Facebook, ay pwede tayong mag-my day ng kahit na ano. Sa balita, kailangan piliin yung pinaka-importante o pinaka-newsworthy. Ito yung mga storya na, number 1, nakaka-apekto sa maraming tao. Number 2, naglalaman ng mahalagang impormasyon. Number 3, bago o latest na pangyayari. Number 4, may ambag sa ating lipunan, kultura at kamalayan. At number 5, isama mo na rin ang mga istoryang nakakaaliw, interesting at kakaiba. Araw-araw nagkakaroon ng story conference sa buong newsroom para desisyonan kung aling mga balita ang newsworthy at alin ang hindi. Step 2. Original research. Kung sa Twitter, madalas tayong mag-post ng ating mga saloobin, opinyon at kung ano man ang pumasok sa isip natin, sa balita, hindi pwedeng basta-basta lang maglabas ng kahit na ano. Kailangan kumpleto ang detalye. May resibo. Kumpleto. Ibig sabihin, nandyan ang 5 W's and 1 H. Who, what, where, when, why, and how. Sino, ano, saan, kailan, bakit, at paano nangyari ang isang bagay. Pero minsan hindi sapat na 5 W's and 1 H lang ang ating pinagbabatayan. Kailangan din tayong mag-imbestiga, lalo na kapag importante itong issue sa bayan. What kind of leader will you be if you believe in fake news, Dr. Montemayor? But that trust that you speak of, Dean, you're not just gonna pull that out of thin air. Ano nga ba ang resibo? Dalawa ang kadalasang pinanggagalingan nito. People trail at paper trail. People trail ang tawag sa mga impormasyon na nakukuha sa pakikipag-usap sa mga eksperto, opisyal, at mga taong may kinalaman sa sinusulat mong balita. What kind of a Philippines would you like to leave your youngest child at yung inyong mga apo? Paper trail naman ang tawag sa mga impormasyon na nakuha sa mga opisyal na dokumento, libro, statistics at iba pang papeles na may kinalaman sa balita. Pati yung mga nakuha mong impormasyon sa internet, paper trail din. Uy, pero ha, ingat sa mga nakukuha mo sa internet. Marami kasing nagkalat na fake news ngayon. Baka mabudol ka. Step 3, news writing. Alam mo ba yung salitang kiss? You don't have to be beautiful. Tom Jones talaga, ang luma ha? Wala bang K-pop dyan? Just wanna kiss and make her one last time. That's more like it. Anyway, hindi po kiss na pang mag-jowa ang kinutukoy ko. Sa pagsulat ng balita, ang ibig sabihin ng kiss or K-I-S-S ay keep it short and simple. Hanggat maaari isulat ang balita sa pinakamaikli at pinakasimpleng paraan para mas madali itong maintindihan. Iwasan ang mga salitang nakaka-nosebleed. Our goal is to provide information and not cause confusion. O sample tayo ha. Basahin at ikumpara ang dalawang sentence na ito. Sentence 1.
Dahil sa patuloy na active degassing ng Taal Volcano na nagdudulot ng volcanic smog, usok at abo, nagpahayag ang DOST PHIVOLC sa lahat ng mamamayan na limitahan ang pagka-expose sa usok at abo sa pamamagitan ng hindi paglabas ng inyong mga tahanan. Ugaliin din protektahan lagi ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng pagsuot ng N95 face mask para hindi maapektuhan ang baga at pag-inom ng tubig para hindi mairita ang lalamunan. Sentence 2. Patuloy ang pagbuga ng usok at abo ng bulkang Taal. Ayon sa DOST PHIVOLC, maaari itong magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at baga. Kaya paalala ng ahensya, hanggat maaari, iwasan muna ang paglabas ng bahay, laging magsuot ng N95 face mask at uminom ng tubig. Anong mas mabilis mong naintindihan? Yung pangalawang pangungusap, hindi ba? Maraming unnecessary words yung unang pangungusap. Tandaan, kiss. Keep it short and simple. Step 4, editing. Pagkatapos masulat ang balita, dadaan pa ito sa pagsusuri ng mga editor. Kumbaga, kailangan pang dumaan sa quality check ang bawat balita. Sa mga dyaryo, dumadaan muna ang balita sa section editor or news editor. Mga mamamahayag na may malawak na kaalaman sa pagkalap at pagsulat ng balita. Sa telebisyon, dumadaan naman ang mga script sa mga segment producer. Pero kung akala mo tapos na, aba, hindi pa. Pag pumasa ka sa news editor o segment producer, hindi pa tapos ang proseso. Kailangan pa itong basahin at suriin ng editor-in-chief. Kung sa TV newsroom, executive producer naman ang may huling desisyon kung e-ere ba o hindi ang balita mo. Hindi simple ang gumawa ng balita. Dumadaan ito sa mahabang proseso na nilalahukan ng maraming tao. Sa ganitong paraan kasi, mas makakasigurado tayo na ang bawat balita ay sumusunod sa ABC of journalism. Accuracy, brevity, at clarity. Makatotohanan, maikli, at malinaw. Pero gaano man ito kaikli ha, dapat siguraduhin nating kompleto ang mga detalye. Bukod dito, mahalaga rin ang fairness, ang pagkuha sa iba't ibang panig at pagbibigay konteksto sa mga pangyayari. Marami ang umaasa sa balita. Ito ang dahilan kung bakit binubusisi namin ang bawat impormasyon na aming inilalabas. Pakiusap ko lang, sana ganito rin tayo sa social media. Marami ang posibleng maapektuhan ng maling impormasyon, kaya ingat tayo sa ating mga pinapost. Tandaan, makapangyarihan ang ating mga salita. Gamitin natin ito ng tama. Bago mag-post ng kahit ano, siguraduhin ito ay tama at totoo. Ako po si Carmina Constantino para sa Media and Information Literacy Project ng UP Diliman.